Pambansang loyalista. Pambansang loyalista. Di ko mo makikita. Di ko mo makikita. Pambansang loyalista. Dito makikita ang totoong balita. Uno, dos, tres. Pambansang loyalista. Ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. Good news na naman. At bad news na naman po kay babaeng bangaw. Why effect lahat ng boljak niya sa pangulo? Why effect lahat ng boljak niya sa administrasyon ng ating pangulo, mga ka-PL? Dahil dito po sa bagong inilabas na survey ng Okta Research, patuloy pong matayog ang lipad, patuloy pong namamayagpag ang ating pangulo at ang ating pangalawang pangulo. Babaeng bangaw! Iyak ka na! Why effect lahat ng banat mo? Kulang pa siguro, Inday. Ako sa'yo, dagdagan mo pa. Tindihan mo pa yung mga boljak mo para tumalab. para paniwalaan ka. kaya ka kasi hindi pinaniniwalaan dahil alam na ng karamihan na fake news ka. Ito po mga ka-PL, basahin ko lang pero bago ko po simulan, makikisuyuhu muna ako sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan. Baka naman at paki-click na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag nyo pong kalimutan, palike na rin sa video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. Eto na, babaeng bangaw, iyakan na. Ayan o. Nananatiling mataas ang tiwala. Ano daw? Hindi mababa, mataas yun ha, babaeng bangaw ha. O, nananatiling mataas ang tiwala ng mga Pilipino sa pamumuno ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte Carpio. Ah! Nasaan na yung banat mo sa Pangulo, babaeng bangaw? Wa effect, mga ka-PL. Ilabas na lang po natin ang pangalan dito ni VP Sara kasi hindi man po siya binabanata ni ano eh ni babaeng bangaw. Ang pangulo lang naman ang binabanata niya para hindi po nadadawit ang pangalan ni VP Sara. Okay? Babaeng bangaw, nagsirko balintong ka na dyan sa channel mo, kakasira sa pangulo. Ang dami niyang nadamay. Walang saysay. Hindi ka na pinaniniwalaan ng karamihan. Noon, oo, naniniwala ang karamihan sa'yo. Pero ngayon na nakita nilang mukhang nagkakasaltik ka na. Ha? Nilubayan ka na nila. Alam mo kung sino yung mga naniniwala na lang sa'yo ngayon? Ilang beses ko nang inuulit-ulit to sa'yo, babaeng bangaw. Mga kakamping at dilawan naman lang yan. Yung mga viewers mo dyan, yung mga subscriber mo dyan. Kasi syempre, anti-government yan sila. Gustong gusto nila nakakarinig ng mga negative. ikaw itong banat ng banat sa administrasyon. Natural, panunuurin ka nila. Isasubscribe ka nila. Pero ang karamihan, banas na sa'yo. O eto mga ka-PL, napahaba na yung sinabi ko eh. Eto, pasensya na po ha. Nananatiling mataas ang tiwala ng mga Pilipino sa pamumuno ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ano daw? Mataas? Hitad, mataas yun ha, hindi mababa ha. Ayos? Iyak ka na. Mamaya sa live mo, wag mong sasabihin. Ay, bayad dyan! Okta Research. Banatan mo yung Okta Research. Wag mong banatan ang Pangulo. Kasi ang nag-conduct ng survey, ang Okta Research. Ito yung kanilang ginawa
sa mga pagtatanong-tanong sa mga kababayan natin, okay ba sa'yo ang pamumuno ng Pangulo? Okay ba sa'yo ang pamumuno ng pangalawang Pangulo? Siyempre, sasabihin man, hindi. Eh, kaso mas marami yung may gusto eh. Ikaw lang yata yung maayaw. At saka yung mga manunood mo. Ito. Sa latest tugon ng masa survey ng Octa Research Group, nakakuha ng 80% at 84% performance rating at 83% at 87% trust rating sina PBBM at BP Sara. Masakit sa pandinig pero wala tayong magagawa, babaeng bangaw. Yan ang katotohanan. Kailangan pong tanggapin yan. Kasi hudang masakit sa pandinig mo, masakit sa paningin to. Wala effect lahat ng mga boljak mo sa Pangulo at sa administrasyon ng ating Pangulo. Kulang pa siguro, Inday. Ako sa'yo, gayahin mo yung ginagawa ni ninyo. Ang gawin mo, magpakita ka rin ng tumbong. Malay mo, baka paniwalaan ka. Ah, okay to. Kasi nagkanda hubo-hubo na siya sa kasisira sa Pangulo. Totoo siguro to. Ayos, pagayahin mo yung ginawa ni ano ni Cap Ninyo Barzaga. Pag nagawa mo, siguro maniniwala na kami. Okay, mga kapil, tayo naman po taga-suporta ng Pangulo at ng pangalawang Pangulo. Huwag po tayong basta-basta maniniwala kasi maliban po kay babaeng bangaw, mas marami pa ang gustong sirain ng ating Pangulo. Hindi pa lamang po nagsisulputan yung iba. No? Meron pong gusto pang sumira sa kanyang administrasyon at sa kanyang pamumuno. Huwag ho tayong basta-basta maniniwala. Tandaan ho natin, mga kapil, mas marami tayo kaysa sa kanila. 31 million tayo eh. Ilan lang ba naman sila? 15 million. Tapos yung iba pa na bumoto kay Inang Lenlen noong nakaraang halalan, suportado na po ang Pangulo. Diba? Marami na tayo na ay content na dati silang pinklawan, mga taga Camarines na nabigyan ng pabahay ng ating Pangulo. Kahit sa hindi taga Camarines, sir, basta yung mga nakabenepisyo sa mga ginawang proyekto ng ating Pangulo, na mga kakamping, na mga butante ni Inang Lenlen, na pag-isip-isip nila, ito pala talaga ang tunay na Pangulo at karapat-dapat na mamuno sa ating bansa dahil sa mga ginagawa niyang proyekto para sa lahat, sa mga kababayan, hindi para sa mga oligarko. Kasi tulad ng sinasabi ni babaeng bangaw na yan, na pinoprotektahan daw po ng ating Pangulo ang mga oligarko, kalokohan mo. Babaeng bangaw, huwag mong babaliktarin. Sinisira mo na naman ang Pangulo tungkol dyan sa mga oligarko na yan. Wala kang mapatunayan eh. Ang dami mo na sinabi eh. Ang dami mo na paninira eh. Wala ka namang mailabas na sapat na ebidensya. Puro ka lang ngaw-ngaw. Kami dito, nagyayaw-yaw kami dito, pero may pinapakita kami. O, tulad nito, ikaw, may paganto-ganto ka rin, pero ganun lang, pahapyaw lang baga, hindi mo maipakita sa screen mo eh. Paano ka papaniwalaan yan? Tulad sa sinabi ko kanina, gayahin mo nga si Ninyo. Sigap Ninyo, ganun na lang. Ay, labas mo rin yung tumbong mo. Ayos! Mga kapil, good news. O mamaya, kasunod itong video to, good news pa rin ang ilalabas ko. Abang-abangan po ninyo. Puro po tayo good news ngayon. Ha? At huwag ho nating tigilang boljakin si Queen of Boljakera.
mga ka-PL. Pero, Inday, kulang pa yung mga bordyang mo sa Pangulo. Kasi, sa mga ginagawa mo sa kanya, patuloy man tumataas yung mga survey niya. Pero, ang napapansin ko, mga ka-PL, sa tuwing may bago siyang mga bordyak sa Pangulo, sa susunod na buwan, maglalabas ng survey, lalong tumaas yung ano, yung survey ng Pangulo, yung performance ratings at saka trust rating, tumataas. Hindi mo napapansin yung babaeng bangaw? Eh, try mo kaya munang manahimik, baka sakaling bumaba ito. Tapos tsaka ka maging ngayon, oh ayan, bumaba na! Ha? Ganon. Pero mga ka-PL, abangan natin mamaya, sigurado yan, sasabihin niya. Bayad yang ano na yan, Octa Research na yan, di ba? Ilang beses na sinasabi yan na nababayaran daw po ito mga survey firm na ito. Di ba? Huwag po nating paniniwalaan lahat ng mga bordyak ni Inday Maharlika. Ayos, hanggang dito lamang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-iingat kayong lagi. Be blessed.